Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. This is again your sisinor from Filipina Indian Culture. So today guys, it's Sunday. Tingnan nyo si Sean, oo. Today it's Sunday. So si Papa Kabila Sunday, wala siyang time sa amin kasi may pinuntahan po silang Derega. Yeah. Oh, butterfly daw, oh, sabi. So sabi ni Papa Kabila, siyan tayo pupunta. Sabi ko, hindi ko alam kung saan tayo pupunta. It's up to you kung saan mo kami dalhin. Basta makalabas lang kami dito. Papakabir, say hi. Hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! So, let her. Speak na. And welcome back to our YouTube channel. Filipina. Indian Lifestyle. Culture! At today guys, hindi na naman na-setting yung camera ko. Naka-pass forward pa rin siya. Ayan. Naman ilan sa mga vlog nating eto ay voice over na naman. At pasensya na pala sa boses ko guys. Isang linggo na akong may sakit. Na-try ko na lang mag-upload para naman may ma-update sa inyo. So ngayon pala ay pumasyal kami, pinasyal kami. Kasi si Papa Kabir kasi yung tipo ng tao, kung may time siya, talagang niyayaya niya kaming lumabas. Ang simple lang kasi ng happiness namin magpamilya. Walang shopping o mga mamahaling gamit at or mamahaling mga restaurant na pupuntahan. Basta maglaan lang siya ng time sa amin, okay na yun guys. So dito pala may target kami. Kasi naman, nanggigigil ako pag nakikita ko dito yung punong kahoy na may bunga. Today, wala masyadong tao. Kaya balak naming hold upin yung mga bunga ng punong yan. Yung pala, pagdating namin, may nauna na sa amin. Iba pa yung umakyat, tapos iba yung nag-aabang sa baba. O, diba guys, marami sila. Naku, kung sa kabataan ko lang talo ang mga... Talo pa nga ang unggoy sa galing kong umakyat eh. Last video natin guys, nandito kami ni mother-in-law ko, sila Big Sis. Pero alam nyo naman ang mother-in-law ko guys, napaka sobra talagang ano siya guys, yung mga paniniwala niya. Tapos nung nagpunta din kami ng Mandor, actually doon walang sampalok. Pero nakita nyo yung may tubig-tubig doon na lagi namin pinupunta ni Papa Kabir. May tubig kasi doon. So marami kasing nagpapakamatay doon. Yun, oo. Tapos maraming natagpuan na bangkay, lalo na nung lockdown, guys. Pero, kasi, wala naman nangyari. Nandun nga kami ni Papa Kabir. Pero, kasi alam niya na si mother-in-law, talagang hindi siya, ano guys, hindi siya naniniwala sa mga, talagang naniniwala siya sa mga kasabihan. So, hindi kami nag-enjoy masyado pag si mother-in-law yung kasama namin. Kahit mag-stay ng mga 5 minutes lang sa isang place, ayaw niya talaga. So, dito kami ngayon, guys. Sa sampalo ko, ang daming mga bata. Oh, makyat sila. Oh, tingnan nyo. Nahiya yung bata. Let's take. Papa, bansya ka matanda. Ah, it's taking Nimli. At syempre, guys, ipapakita ko sa inyo ang daming bunga. Kaso hindi makuha-kuha ng mga bata, parang ginawa lang naman nila dito ay nag-enjoy. Paano ba naman kahit sungkit, wala silang dala? So natawa ako dito, guys. Kasi nga, nakipag-agawan si Papa Kabir. At ayan na nga, guys, nakakuha na. O, oh, diba? Ang laki. At ang bata na curious, sabay tanong, mama, ano yan? So, pasensya na, first time niya kasi makakita niyan. Yung meron kasi kami sa bahay, guys, yung hinog na. At unang kagat, guys, ang sarap. Wala, sinong may asin dyan? Sarap kasi niyan pag may asin. Sabi ko kay Sean, oh, Sean, hating kapatid tayo. Yun pala, kinagat ko na. At ayan naman, yung asawa ko, super proud ako. O diba, dinalhan niya ako ng malaking sampalo. At si Sean nga, tumikim na. Unang kagat niya, parang nagustuhan naman niya. Sabi ko, sige anak, mag-enjoy ka sa picnic natin. Tapos ang kasunod na sinabi niya, mama, kumakain ka ng damo. Ay, lintik na bata to. Anong akala mo sa akin, uod? Alam niyo, sobrang sarap kasi ng ganitong sampalok, guys. Nung wala pa siyang buto. Mga kabataan lang din kasi yung nangunguha dito. At dito guys, iba na yung balak ni Papa Kabir. Oh, parang gusto niya nang gawing almas yung bata dun para sa sampalok.
Sabi niya, halika nga dito. Kaya mo bang abutin yung sampalok na nasa dulo? Sabi naman ng kawawang bata, oo kuya. At ayan na nga. Sumakit lang katawan niya dyan sa kakabuhat sa bata. Pero kahit isa, hindi pala nakakuha. Tapos ang hindi nila alam may nasa taas pala. Kaya kinano na nga nila na yugyugin yung sanga. At nung niyugyug nila yung sanga, saka lang nila nalaman na may isa palang bata na nasa taas. Sabi-sabi ng bata, uy kuya, mahulog ako dito. Last time guys, siguro mga more than 1 year na yon. Ganitong season din. Marami talaga siya, as in marami kasi lockdown. Tapos pumunta kami dito sa Darga. And then, ang daming nagsilaglagan talaga dito, as in makakapulot ka tapos hugasan lang. Ang dami talaga guys. Pero ngayon wala na kasi maraming tao. Siguro pinupulot ng iba yung mga nahuhulog. At ito na nga yung batang sinabi ko sa inyo na umakyat. At nagpatulong na nga kasi marunong siya umakyat, hindi marunong bumaba. Pagod si Papa Kabir guys kasi... ang hirap po din ng sampalok kasi yung nasa baba, bandang baba ay wala na, nasa part, yung nasa taas na lang, so pagod siya, oo, and bala ko sana guys, pag meron, sabi ko, mga 2 days, 3 days from now guys, may bagong ako kasi may in-order ako na bagong, sabi ko pag dumating yun, may sampalok ako, tatago ko, eh wala naman kami nakuha, siguro mga 4 na piraso lang yung nakuha namin. 4 na piraso lang yung nakuha namin, guys. At sinimulan na namin ulit yung pagbabiyahe. Kung makikita nyo, yung daming lagayan ng tubig, guys, diba? Alam nyo ba, isa yan sa mga paborito kong panoorin dito sa India. Tapos dito, naghihintay kami kay Papa Kabir na sa parking lot siya. Kasi may bibilhin kami dito na para kay Shan. Kasi good girl na nga si Shan sa pag-aaral niya. Kaya may bibilhin kami sa kanya. O diba, kahit saan guys, hawak kamay talaga sila. Okay lang, ako na lang mag-a-adjust. At ito na nga, pinapili namin siya kung anong itsura ng table na gusto niya. Pero parang kami lang naman ng papa niya ang nag-e-enjoy sa pagpipili dito. Kasi kahit anong pilit namin, na anak maganda ito oh. Basta plain black pa din yung gusto niya guys. Kung kami nga matanda, cartoon yung gusto namin. Eh siya na ito na bata, plain black talaga yung gusto niya. Sabi ni Papa Kabir guys, pupuntahan namin yung restaurant na bagong bukas. Nasa 230 ata siya for 36. Kahit ano yung gusto mo, 36 na ano yun? We how much? For 230 and 36 that restaurant. 279. 279 guys. This is not. Yeah, I know, but they are planned. 279 rupees daw tapos How much menu they have in the menu? 36. 36. 36 oh. Type of dish. They have soup, juice, pizza. Everything. Yeah. Everything. Tapos sabi ko wag na kasi alam nyo na hindi naman ako vegetarian guys eh. Hindi ako vegetarian lover kasi sabi ko baka masayang lang. Sabi ko kay Papa Kabir, mag-shake na lang tayo at saka yung sandwich. Sabi niya, may sandwich doon. Yun na lang ang puntahan natin. Tapos, bumili kami ng table ni Sean, guys, doon sa mall, sa handloom na lagi namin pinupuntahan. Pero, hindi na ako nag-video doon, guys, kasi ang daming tao kasi Sunday. Siksikan talaga. So, pabilisan lang kami table ni Sean para doon sa school niya, sa... study niya sa bahay, tapos things ni Sean sa school. Kasi may pera pa din si Sean sa akin na yung pinadala ng aming sponsor, sabi niya, bilhan daw sa, yung maliban daw sa birthday ni Sean, sa pag-celebrate ng birthday namin ni Sean, bilhan na lang daw ng gamit niya sa school si Sean. So, nabilihan ko po siya kanina kasi hindi niya po yun. So, in time pa namin yung order namin, guys, hindi pa dumating. And nakabili din pala ako kanina ng malaking bayabas kasi nga yung kanina na sampalok yung tandaan wala kaming nakuha guys. Siguro mga 4 or 5, gano'n lang. Hindi naman 3, 4 or 5 piraso kinain ko na dun.
At ito na nga guys, dito na nauwi yung Happy Fun Day Sunday namin. Sabi ko kay Papa Kabir, huwag mo nang isipin na mag-restaurant. Kasi basta magkasama lang tayong pamilya, okay na sa akin yun. So, nakikita nyo naman, excited na si Sean. Hi guys, nasa bahay na po kami. And papakita ko sa inyo guys kung ano yung nabili namin. Ni Sean, hindi na makapagintay yung bata. So, eto guys, table. Ayan, table siya. Maliit lang. Gusto sana nilang regaluhan si Sean ng... kagaya ng table. Gusto sana nilang regaluhan yung... Hi guys, this is my table. This is my potato maker. Speak English. They didn't understand what you are saying. So, this is my table. This is my table. I am study here. Thank you, Auntie. You give me the pillow. This is Leah. Ay, nako. Thank you daw kay Auntie Elisa. What is she mean? What she mean? Ayan na po. Worth of 295 guys. So, may tirang pera pa kasi si Sean nung yung bigay ni Ate Elisa, yung bigay po ng aming sponsor. Ayan po. So, eto. Eto pa guys. Si Papa Kabir ay yung hinahanap, yung sinadya talaga namin doon guys ay yung marker. Kasi may whiteboard kami, hindi siya blackboard, whiteboard. Tapos marker yung gagamitin para kay Sean sa pagtuturo ko. Ako na yung magtuturo kay Sean kasi sa akin lang naman po siya takot, sa kanila hindi. Pag nagtuturo, parang nilalaro-laro lang niya. Pero pag sa akin takot siya kasi may stick ako, o di ba strictong madam. Mm-mm. Tapos eto, sabi ko bilhan siya ng notebook para matuto siyang magsulat. Kasi hindi pa siya marunong talaga guys magsulat, hindi pa. Ayan. So, ito 3-in-1 siya, magagamit niya. For number, Mami. Letter, multiplication. Ayan, meron siya for 3-in-1 siya guys. Ayan. Give me first. Tapos, ito yung kinuha niya, yung malaki talaga guys. Parang ano siya, parang maleta siya. Yun yung kinuha niya doon. Sabi ko mahal, nasa 700. Mahal yung sabi ko sa kanya. Saka na pag malaki-laki ka na. Saka na yung bilhin sa'yo yung parang alam niya na kung paano. Alam niya na guys kung paano parang. Ano ba? Parang marunong na siyang magtabi, magipit ng mga gamit niya. Mm-hmm. So, ito lang yung binili ko. Go. For 150 guys. Ito lang po yung binili ko. 150 po siya. Tapos. Ayan, may drawing book. May drawing book na siya. Ayan. Drawing book. Tapos, color. Yan yung 150 guys. Maganda naman. Ito pa, color din. Oh, color din guys. So, color. Tapos, ito. Ano ito? Ah. Actually, meron na nito si Sean, yung gift ni Gia. Binilihan ko na lang siya ng extra. Ayan, oh, ang ganda. Oh, pencil color. Tapos may, ano siya, oh. A sharpener. Parang feel ko maging bata. Kasi wala ako nito nung nag-school ako. Alam niyo ba, wala. Ayan, lapis. Pencil, guys. Tapos, meron siyang tatlong pen. Ang galing. Ayan lang pala yung 150. So, tapos, eto guys, dalawang bayabas. Eto lang yung sa akin, dalawang bayabas yung nabili ko. So, bibigay ko to kay Dalagang Ipag yung isa. Kasi gusto niya yung ganito, o yellow na siya. Tapos, eto sa akin. Sana dumating na yung bagoong ko na in-order ko. Mula buha pa yun, guys. Pero, from Philippines yung Philippines product. So, yan lang po, guys, ang video natin for today. Thank you so much for watching po. Sana nag-enjoy kayo sa ating pamamasyal today, guys. So, yun lang po, guys. And see you again for our next vlog. Maraming salamat po sa lagi ng pagsuporta. Naway wag po kayo sanang magsawa. So, yun lang po, guys. Love you all. Yeah, very good. Bye to auntie.
Bye, Auntie! Thank you. Say thank you for watching. Thank you for watching. So, magtuturo na kami, guys. Bye!